Hello mga kayaka at magandang araw sa inyong lahat. Ang paksang aking tatalakayin ay patungkol sa mga dinosaurs at magbabase lang tayo sa Bible at mga opinion ng mga Bible scholars at ibang siyentipiko. Marahil narinig na natin ang mga kwento ng mga dinosaurs mula nung bata pa tayo at marami na rin tayong mga napanood sa TV kagaya ng Jurassic Park, Godzilla at iba pa. At dahil dyan, may mga katanungan din ang iba. Totoo bang nabuhay ang mga dinosaurs dito sa mundo? Dahil kwento lang ang naririnig natin at napapanood, ang siyensa ay pinapatunayan nito na namuhay nga ang mga dinosaurs sa mundo dahil sa mga buto na nahukay ng mga archaeologists. At ganun din ang Bible. Kung magbabasa tayo sa Bible, marami pong mga verses na nagpapatunay na talagang nabuhay nga ito kasama ang mga tao. May mga katanungan po akong sasagutan ngayon. Ang una, kailan nabuhay ang mga dinosaurs dito sa mundo? At ang pangalawa, bakit unti-unti nawala ang mga dinosaurs dito sa mundo? May mga opinion po sa mga pag-aaral sa siyensya na ang mga dinosaurs ay nabuhay milyong taon na ang nakaraan. Ang ibang scholar naman sa Biblia ay naniniwala na nabuhay ito sa panahon ng Genesis chapter 1 verse 1 bago ang tinatawag na gap theory. Bago po tayo pumunta sa mga dinosaurs, gusto ko munang ipaliwanag ang gap theory. Ang gap theory ay ang katuruan o isang view na kung saan ang Genesis chapter 1 verse 1 at ang Genesis chapter 1 verse 2a ay bilyong taon ang pagitan. Yan po ang tinatawag na gap theory. Ayon sa mga pag-aaral ng ibang scholar sa Bible, ang mga dinosaurs ay ang pinaniniwalaang nabuhay sa panahon ng Genesis chapter 1 verse 1. Naniniwala sila na ang Genesis chapter 1 verse 1 ay ang perpektong gawa ng Diyos o ang orihinal na mundo. At ang verse 2b ay ang restoration ng Diyos sa mundo. Nabuhay ang mga dinosaurs sa panahon ng verse 1 at namatay ang mga dinosaurs sa verse 2 kasi binalot na ng Diyos ng yelo ang mundo. Bakit nga ba binalot ng Diyos ang mundo ng yelo? Alam natin na nagkaroon ng pag-aaklas si Lucifer sa langit dahil gusto niyang maging Diyos, kaya pinatalsik ng Diyos si Lucifer at ang kanyang mga kampon at sila ay bumagsak sa lupa. Dahil bumagsak sila sa lupa, unti-unti nilang sinisira ang mga ginawa ng Diyos dito sa mundo. Kaya ang ginawa ng Diyos ay binalot niya ng yelo ang mundo para hindi tuluyang masira ito ni Lucifer at ang kanyang mga kampon. At doon pinaniniwalaang namatay ang mga dinosaurs at si Lucifer at ang mga kasama nito ay pumunta sa himpapawid at tinawag siyang Prince of the Air. Sa verse 2b makikita natin na ang banal na espiritu ay pinapalambot ang yelo. Ito na ang tinatawag na restoration ng mundo at ang anim na araw na paggawa ng Diyos. Pero sa kabilang banda, maraming mga bersikulo sa Bible na nagpapatunay na namuhay sila na kasama ang mga tao at hindi sa tinatawag na gap theory. Ang katunayan ay ang Bible ay wala tayong mababasa ang mga dinosaurs na nakasulat doon. Pero ang totoong pangalan ng mga dinosaurs ay dragons. Sa katunayan, ang salitang dinosaurs ay hindi mahahanap sa English Dictionary noong 1841 hanggang 1891. Bago po ang taon ng 1841, ay dragons po ang tawag sa mga dinosaurs. Sa katunayan, ang mga Chinese calendar ay may pinaniniwalaang 12 na hayop lang dito sa mundo. Aso, pusa, dragon at iba pa. Makikita yan sa mga simbolo nila sa kanilang mga kalendaryo. Ayon sa Biblia, ang dinosaurs o ang mga dragons ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng Biblia.
at ang isa ay matatagpuan sa libro ng Job, ang tinatawag na Leviathan, na ang ibig sabihin ay sea monster o dragon, large aquatic animal. Dito po pinaniniwalaan kung anong uri ang hayop na ito na may bumubuga na apoy sa kanyang bibig. Sa libro ng Daniel at Isaiah, makikita natin doon ang isang dragon at ang fiery serpent. Ang salitang dragon ay maraming beses itong ginamit sa Biblia. Alam nyo ba na noong nagkaroon ng malawakang pagbaha ay pumasok din sila sa malaking arka na ginawa ni Noah? Marami pong hindi naniniwala na wala daw pong dinosaurs o dragon sa arka ni Noah. Kung wala sila doon, ba't sila nabuhay sa panahon ni Job at ang iba pa ay makikita natin na sila ay namuhay kasama ang mga tao pagkatapos ng malawakang pagbaha. Ang mga dinosaurs ay pinaniniwalaan din ng mga ibang scholar na pumasok din sa arka na ginawa ni Noah. Paano sila pinagkasya ni Noah sa malaking arka? Kapag titignan natin, ang mga dinosaurs o ang mga dragons ay malalaki. Si Noah ay matanda na noong kinawa niya ang arko. Matalino siya at marami na rin karanasan. Kinuha ni Noah ang mga batang dinosaurs o ang mga batang dragons para ipasok sa arka. Bakit mga bata? Kasi maliliit lang sila, konti lang ang makakain nito, at ang mga bata ay matagal matulog. Ayon din sa pag-aaral, ang mga bata ay mas madali silang makapagpaparami kapag sila ay lalabas na sa arka. Hindi kagaya ng mga matatandang animals, kaya ang pinaniniwala ang ipinasok sa arka ay ang mga batang hayop. Ganyan po ang nangyari hanggang sa lumabas at nagparami na naman sila, kaya makikita po sila sa mga ibang libro sa Biblia na gaya sa Job chapter 41. Ang Leviathan na matatagpuan sa libro ng Job chapter 41 ay nagpapatunay na ang mga dinosaurs ay nabuhay kasama ang mga tao pagkatapos ng malawakang pagbaha dito sa daigdig. Alam nyo ba na noong panahon na Alexander the Great, noong panahong sinasakop nila ang India, 300 BC, ang kanyang mga sundalo ay natakot sa isang dragon na nagpakita sa kanila. Hindi lang sa Biblia na makikita natin na ang mga dinosaurs o ang mga dragons ay namuhay kasama ang mga tao. Hindi lang sa kwento ni Alexander the Great at ang kanyang mga tauhan, kundi marami pang mga kwento na nagpapatunay na ang mga dragons o ang mga dinosaurs ay namuhay 1,000 taon lang ang nakaraan. Ano nga ba unti-unting nawala ang mga dinosaurs dito sa mundo? Yan ang aking tatalakayin sa susunod nating video. Dinosaur, paano nga ba nawala sa mundo? Paalala, ang bidyong ito ay opinyon ko lamang ayon sa mga nakalap kong impormasyon sa isang siyentipiko, isang archaeology at sa isa ring doktor sa pag-aaral sa Biblia. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay malayang maghayag ng kanyang opinyon ayon sa kanyang paniniwala. Marahil ang ilan sa atin ay nagtatanong kung paano nawala sa mundo ang mga dambuhalang hayop na ito o ang mga dinosaurs. At yan ang ating sasagutin. Sa pag-aaral ng mga ibang archaeologists at mga Bible archaeologists ay naniniwala sila na ang mga dinosaurs ay nabuhay milyon o bilyon ng taon ang nakaraan. Ayon kay Samri at Lisa Henry sa nhm.ac.uk ay ang mga dinosaurs ay namatay sa pamamagitan ng pagbagsak ng malaking bulalakaw dito sa mundo.
66 na milyong taon na ang nakararaan. Marahil ang iba ay naniniwala dito. Kung iisipin natin mabuti na kapag bulalakaw ang sumira at pumatay sa mga dambuhalang hayop o sa mga dinosaurs, ibig sabihin na kahit mga buto nito ay mawawala. Ayon sa pag-aaral noong 1770, sinabi nila na ang mundo ay 70,000 taong gulang. Noong 1905, 2 bilyong taong gulang. Noong 1969, naging 3.5 bilyong taong gulang. Ngayon sa kasalukuyan, 4.6 bilyong taong gulang na. Habang tumatagal, tumatanda ng bilyon taong gulang ang mundo. Ayon sa nakalap kong impormasyon, sila ay namuhay at namatay 1,000 taon lang ang nakaraan. Sa una nating video ay nasabi doon na ang mga dinosaurs ay namuhay kasama lang ang mga tao noong unang panahon. Patuloy lamang ang nakasaad sa Biblia sa libro ng Job at Salmo chapter 104 verse 25 to 26. Sinasabi dito, paano nga ba nawala ang mga ito dito sa mundo? Ayon sa dokumentaryo at pag-aaral ni Dr. Kent Hovin, isang batikang siyentipiko at scholar ng Biblia, ay nawala ito dahil sa mga tao. Ayon kay Dr. Kent Hovin, ay hinambing nito sa unti-unting pagkawala ng mga oso sa Atlanta, Georgia. 300 taon na ang nakaraan. Bakit? Sa pagdami ng populasyon ng mga tao dito sa mundo, ang mga tao ay unti-unting binabahayan, pinapatayuan ng mga istruktura ang mga liblib na lugar na siyang unti-unting napapatay ng mga tao ang mga hayop. Ganyan hinambing ni Dr. Kent Hovin ang pagkawala ng mga dinosaurs dahil yan sa pagdami ng mga tao sa mundo. At sa pagdami ng tao ay unti-unti nilang pinapatay ang mga ito. Narito ang mga ilang rason. Una, dahil sa karne. Alam naman natin na ang mga tao ay mahilig mangaso noong unang panahon ng mga hayop. Pangalawa, dahil sa banta o panganib sa mga tao. Pangatlo, para patunayan na sila ay bayani. Dito nakilala at naging tanyag si Gilgamesh sa pangangaso ng mga dinosaurs. Pang-apat, para patunayan na sila ay mas malakas. Lima, para sa panggagamot. Isa rin patunay, noong panahon ni Alexander the Great 330 BC ay may nakaengkwentro ang kanyang mga sundalo na mga dinosaurs habang sila ay nasa India. Si St. George ay naging tanyag din sa pagpatay ng mga dinosaurs. Alam niyo din ba na pinapatay nila ang mga dinosaurs noong unang panahon para kunin ang dugo at ito'y kanilang ginagawang gamot? Ilalagay ko ang link ng aking source para mabasa ninyong buo ang dokumentaryo ni Dr. Kent Hovin. Alam ko na marami ang nagdadalawang isip at hindi naniniwala. Pero kagaya nga ng sinabi ko, tayo po ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw. Ang mahalaga ay nire-respeto natin ang bawat opinyon. Lahat po ng mga link, mga kaayakir, na pwede natin pag-aralan tungkol sa mga dinosaurs ay ilalagay ko sa description box sa baba at comment section. Muli, ito po si Ayakit TV nagsasabi, God bless sa inyong lahat.